sa mga minamahal kong mga kapatid na Pilipino. Sobra na ang mga ginagawang pag-aabuso sa kapangyarihan ng pamilyang Marcos sa ating bansa. Patuloy na inaalisan na nila tayo ng mga karapatan. At sa katunayan, ang hayagang pakikipagsabwatan ng ating mga mambabatas sa pamilya Marcos ay isang malinaw na basihan upang tayo ay tuluyan ng tumalikod sa isang adik at diktador na pamamahala. Ang ginagawang panggigipit ng mga Marcos sa pamilya Duterte at sa mga katulad nating maliliit sa lipunan ay isang lantarang pagtraidor sa mga taong taus-pusong nagkaloob ng tulong at muling pagtitiwala sa pamilyang pwersahang ipinagtabuyan ng sambayanang Pilipino dahil sa ginawa ng mga itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang mga ginawa ng mga itong pagtraidor kay Sara Duterte na nagkaloob ng tulong at pagtitiwala sa magkapatid na Amy at Bongbong Marcos. Ano pa nga ba ang aasahan nating pamumuno sa isang pangulong talamak at bangag sa pagsinghot ng ilegal na droga? Patuloy pa ba tayong magpapaloko sa asawa nitong kailanman ay hindi naman natin pinagkatiwalaan upang mamuno sa ating bansa? Patuloy pa ba nating pababayaan ang pamilyang ito, sampu ng kanilang mga kasabwat, na patuloy tayong lapastanganin at pagnakawan ng salapi ng ating kabangbayan? Mga kapatid, sobra-sobra na pong pasakit ang dala ng pamilyang Marcos sa ating bansa. Kaya't nais namin nabigyan ninyo ng pansin ang kilusan na ating isinasagawa sa pamamagitan ng hakbang ng maisog upang patuloy na gisingin ang damdamin ng sambayanang Pilipino. Magdadalawang isip ka pa ba? Lalo pa at hayagan na tayong sinasalaula ng mga ulupong na ito? Magtiwala po kayo. Ngayong gising na at napukaw na ang damdamin ng sambayanang Pilipino, malapit na nating makamit ang ating kalayaan mula sa mga magnanakaw na ito. So, importante lang po, no, huwag lang tayong magpakita ng takot, ano. Pakita natin sa kanila, no, na kung sila may kakayahang manakot, tayo naman may kakayahang ipaglaban kung ano yung mga karapatan ng taong bayan. Yun yung maipaninindigan lang naman natin, ano? Dahil wala naman tayong ginawang masama. Ang sa atin lamang ay yung igalang yung ating saligang batas. Yung yes, respeto sir. Yung ating mga karapatan. Yun lang po. Mm-hmm. Yeah. So, I'm glad you're very positive po yung sagot nito. So, recently, ay nagkaroon nga ng mandatory testing sa Davao kung saan sa sakop ni Pangulong Duterte na kung saan ay ibinalita ni Noli de Castro. Mali pa yung pagkabalita na meron daw 37 na kapulisan na nag-positive. Pero yun naman pala ay mga empleyado ng empleyado under Davao Mayor Sebastian Duterte. Ang nakapagtataka, sir, 37 employees, for sure you're aware. Para sa akin, ito'y parang tinarget or parang special operation na lahat sila mag-positive. Sa iyong kaalaman, ano sa tingin mo? Ano to? Bakit ganito, sir? Ang 37 sila, sabay-sabay na talagang nag-positive. But ano masasabi mo? Alam niyo, kahit na po ako nagtaka ko diyan, ano? Doon sa bilang na 'yan dahil bihira mangyari, no? Talagang kumbaga sa ano, in your talagang experience? Oo, imposible mangyari, no, sa isang opisina, lalo na kung ito yung public safety security office, ano? Nakikita ko diyan, mukhang ano eh, no, mukhang meron talagang kabalbalan na nangyari diyan upang ipahiya yung ano, no, yung city government na pinamumunuan ni ano, no, ni Mayor Sebastian Duterte. Dahil so it appears it like in your opinion, sa pagtingin dito sa pangyayari, we're not saying na talagang 100%, but based sa ating sa iyong pag-obserba bilang isang agent, di ba? Opo, opo. Kasi unang-una, no,
pagka ganyang karami yung bilang ng ano no ng mga nagpa-positive ano, hindi kaya talagang ito isinubject doon sa tinatawag na special operations. Kung babalikan natin ano yung yung istorya o history nitong Davao ano, lalo na ng city government. Kabakailan lang, itong si Mayor Duterte ay nagpahayag na talagang gusto niya maging drug-free. Nag-declare siya ng war on drugs. So, kaya itong pagkakaroon ng positibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang mga empleyado, eh mukhang ito ay na-infiltrate yung kanyang city hall. Opo. Sir, question. Pag sinabi mo na infiltrate, or you know, right now I'm thinking, yung pag kasi ako, hindi ako na-expose dito sa shab-shab, yun na lang ang tawagin natin, sa isang klase ng pulburo na ito. Pag nagtitest ba, maliban dito sa urine test, paano ba nagiging positibo ang isang tao? Pwede ba itong langhapin? Kung dapat ba tumira ka? Nilanghap mo, paano ba yan? Yung shab-shab, nilalanghap mo ba? Sinisip-sip mo? Or pwede ba ito makontaminate ang isang katawan ng tao pag nahawakan mo yung powder kahit hindi ka tumira? Or ano, paano po? Ay, sa inyo, as today ay dyan. Unang-una po, kinakailangan muna no, nating ma-determine kung anong klase ng droga o illegal na droga nag-positive itong sinasabing 37 personnel. Shab-shab daw. Okay. Kung ito doon sa methamphetamine hydrochloride o yung ano no, yung shab-shab na lang sir, baka yung batubalani. Batubalani na lang, ayan. Batubalani. Kung ito ay nagpositive doon sa batubalani o doon sa shab-shab, yung shab-shab kasi ginagamit 'yan through ano no, sinusunog kasi 'yan, ano, tinutunaw. Ginagamitan ng ano no, pwede siyang ilagay doon sa ano no, sa glass tube. Tapos meron siyang ano no, tutor, lalagyan ng apoy, matutunaw yung bato no, sinisip-sip. Or nilalagay sa aluminum foil, nilalagay yan, tapos sinisip-sip ano. Nakikita ko yung mga nahuli aluminum foil. Okay, go ahead. Yung usok na yun, may residue yun ng methamphetamine hydrochloride. Dadaan orally no, pupunta sa sistema. So sa madalit sabi na itong batubalani na ito o yung shab-shab, pwedeng ihalo sa tubig. So pwede pag nainom mo, positive ka? Yes, oo. Oh, wow. Kasi oo. Ngayon, kapag ito nainom mo yung may batubalani na yun, ihalo sa tubig, talagang kahit na sino makainom mo, magpa-positive sa ayaw at sa gusto niya. Wow. Ngayon, so kahit sanggol, pwede mag-positive? Oo. Yung sinasabi ng iba na baka hinaluan yung ihi ko, hindi totoo yun. Kasi po pwede gawin yun, pero pagka yun isinalang dun sa ano no, sa pag-aral o sa pag-examen, talagang lilitaw at lilitaw na ito hindi galing dun sa metabolismo ng tao. Ng ihi. Hindi ba pwede kaya, Ihalo mo lang siya, iba yung magiging ano no, resulta ng baka may mga ano yung parang granula no, mga residue. Tama, oo. Kaya ito dumaan sa sistema, kung nainom ito at naihi, yung positive. Ganun yung nangyari doon kasi kung titingnan mo 37 personnel. Tingnan niyo ha. Sino ba ang kanino ba in-address ang war on drugs? Dito ba sa public safety ano? Personnel? Hindi. Sa PNP personnel na nagkakandak ng law enforcement operations, yung may mga authority lamang ang magkandak ng anti-illegal drugs operation. Diba? So, bakit hindi itong mga PNP personnel ang nagpositive? Bakit yung mismong empleyado ng city government ng Davao ang nagpositive? Okay, diba? Wow. Good question. Oh, bakit? Kaya tinarget yung mismong tauhan ng City Hall at hindi yung mga PNP personnel. Kasi pagka yung PNP personnel ang nag-positive sa drug test, ang latay niyan sa PNP leadership. Mm.
So yun yung mga possibilities. Yes. Again, oh, yun mga possible. We're not saying hataw, na ito yung hataw, hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Wow. Ano diba? Yan ah? Okay. Bakit ang tinarget is yung mga Davao City employees, yung nandoon sa Public Safety Security Office. Kasi nga, under sila ng leadership ni Mayor Sebastian Duterte. Mm. So, again, mga kababayan, ito ay yung pinag-uusapan namin ni Agent Morales. Hindi namin sinasabi na ito yung nangyari na 100%. We are just like, inaaral natin at ikaw, base sa iyong eksperyensya, na posible, di ba? It's, you know, posibleng ito yung nangyari. Tama, sa sir? Oo, sa akin, assessment ko bilang isang assessment investigador. Assessment mo ito at opinion assessment mo bilang, ko, bilang isang dating ahente ng PIDEA at hepe ng investigation. Okay. Ang isa sa mga opisina ng PIDEA. Kaya, hindi ako basta-basta maniniwala na itong gantong karami ng personnel ay magpa-positive. Unless otherwise, ito ay na-infiltrate na special ops. Wow. So pwede, no? Possible. Kasi ngayon ko lang nalaman sa tanang buhay ko na pwede ka pala mag-positive kahit hindi ka tumitira nitong batubalani na ito o shab-shab. Kumbaga, maiinom ka lang. Kaya pala, I remember, no, sir, meron akong, nung umuwi ako sa Pilipinas, sa long time ago, mayigit isang dekada na, meron akong dinalaw na kaibigan, okay? Na something, medyo yung kanyang personality, eh, may kakaiba. But anyway, yun yung like, during that day, pabalik na ako ng Los Angeles. Medyo naha, hindi medyo naharang, ano, binody freeze ako, I don't know kung tama ito ha, binody freeze ako, parang may narinig ko na something na may parang may positive or something yung katawan ko, ganyan, ganyan, ganyan. So, dinouble check ako doon, parang may nilagay ka sa isang room, tapos may tinetest-test. Kalimutan ko na kasi matagal na to eh. So, ang tanong ko, posible ba yung madikit sa'yo yung shab-shab sa katawan mo, tapos dumaan ka sa airport, madidetect nila yung whatever kung ano man yung pang-test nila dyan? Hindi, kung ito, no, halimbawa kung inaano lang yung presence ng dangerous drugs, halimbawa sa gamit o anuman, inaanohan ka ng dinurog, dinurog. Maamoy ng K9 yan, ano? Maamoy ng K9 yan, automatic, uupo yung K9, ano? Kasi yung, yung indicator, yung amoy na yun na based dun sa kanyang ano, no, kasanayan, eh talagang, ano, kahit pulbura. So, pwede ka palang sabotahin. Na kunyari may kaibigan ka, gusto niya kanya bigyan ng trouble, meron siyang durug-durug diyan na batuman, igaganon, ilagay niya sa puwet. Pero, ang kaibahan lang doon, okay. Ang kaibahan lang doon, maamoy ka ba ng canine, ano? Kung wala naman makikitang bagay. Actual. Ano, actual. Illicit, ano, no, illicit items. Mm-hmm. Kasi kung pulbus lang, kumapit lang sa damit mo, oo, pwede. Magkakaroon ng indicator, magkakaroon ng, ano, no, magpa-plug doon sa sense nung canine, pero pag wala nang makita sa iyo, wala. Pawawala ka. Na. Unless okay. Otherwise, may makitang item talaga. No? Item sa iyo. Okay, going back dito sa nangyari sa Davao. So, posible yon. Balikan natin yung ano nyo po, na ipapaliwanag nyo sa amin. So, posible pala yon na ihalo sa tubig to sabotahin, ano? Yes. Kaya nga ang tanong ko, saan nag-positive? Kasi may mga ano naman, ano, na isasabotahin, no? Halimbawa, party. Party, no? Okay. Party, ang marijuana, po pwede siyang ihalo sa pagkain. Sa gulay, sa cake. Oo, yan. Brownies, alam ko. Diba? Meron yan dito sa LA. Oo, i-cure lang yan. Ano, gigilingin o i-pulbos, ano? Kasi, wala na imposible ngayon, eh. Talagang, ano, kung nga yung mga bawang o mga, ano, talagang meron na mga powder, di ba? So, yung mga kaya, pagka nahalo sa, ano, no, sa pagkain, o pwede ka masabotahe. Katulad ng ano no ng methamphetamine hydrochloride. Ang description kasi ng methamphetamine, karaniwan crystallized yan. Yung yeah, batubalani. Oo. White crystalline substance ano. Kumbaga sa ano talaga pag hinalo mo sa tubig yan, na-dilute, wala, walang epekto. Hindi may sa, lasa po. Parang gusto ko itanungin kung natikman niyo ba. May lasa ba yan kapag nahalo sa tubig? Yan ang hindi niyo pa natikman ano.
Hindi. Ang ano no, based doon sa training namin ano, based din sa mga response okay. ng mga gumamit, may kapaitan 'yan. May kapaitan. Pero siguro no, kung sa juice. kung yan ano, hinalo doon sa ano man ano. Kasi kung ikaw mag-special ops ka, 'yun yung hindi ka ma-detect eh. Yung i-avoid mo yung detection eh para at least eh pagka meron kang inano no pin reject o in special ops normally magkano siya no yung kumbaga sa ano tira lang parang so, yung mga di ba yung mga kabataan na inaatiban di ba may mga babae na nalalagyan ng atiban napapatulog yung mga ano no ganun drug sila para you know tsorbahin mm-hmm. So ito pala possible pala ito wow but this is mm-hmm. another learning ano sa ating mga palangga. Kasi syempre, kami naman na hindi na-expose sa ganito, eh kayo, that's part of your job, na posible palang talagang special op itong special operate itong mga trabahante o mga empleyado ni Baste para targeten siya. Kasi yung pattern kasi, obviously naman, talagang tinatarget ang mga Duterte. Yes, diba? So. Tinatarget. So, pwede talaga mangyari. So, paano natin to, sir, mapapatunayan na itong theory natin, ito yung observation mo bilang isang experienced PDEA agent, mapatunayan na itong 37 na to, ay they are like sinabotage lang. Just in case, kunwari lang, for the sake of this vlog, di ba, we're not saying na nilagyan sila, pinainom sila, pero dahil lang sa diskusyon natin, ha, yung mga posibilidad ba? Paano natin maano to? Mapatunayan na, let's say kung ako doon, isa ako sa biktima na nagpositive ako, ano dapat ang gagawin ko na para mag-resist na? Hindi naman ako gumagamit eh. Bakit ako nag-positive? So ano dapat ang gagawin? Alam nyo, itong bagay na to napaka-seryoso. No? Kaya kinakailangan dito is yung talagang masusing investigasyon. Wow. Kasi unang-una, no, ang pagsasagawa ng investigasyon, hindi lang doon sa yung the moment na matuklasan mo yung isang kunyayari. Okay. No? Magbabackrack ka dyan. Unang-una, ang empleyado, madali mo naman malaman eh, kung bang ito talagang lumilinya sa drugs o hindi eh. Yes. Madali mo naman malaman talaga yan eh. Ngayon, isa-isahin mo yan. At yan, yung mga empleyado na yan, kung sino man ang gumagamit yan, alam ng mga kasamahan niya, alam ng kaibigan niya, alam ng pamilya niya na gumagamit. Ngayon, yung mga inosente dyan, alam din ng mga kaibigan, alam din ng mga kamag-anakan dyan kung lumilinya yan sa drugs. Oo, tama. Diba? Alam ng pamilya yan kasi sila kasama yes, niya sa araw. Oo, ang kailangan dyan, masusi investigation. Kasi, napakaseryoso nitong usapin na to, ha? Hindi dapat ano to, pabayaan. Kasi, kumbaga sa ano, sisira talaga ng buhay ng mga inosenteng tao. At, tignan mo, ginawa ito sa akin ha, sa aking personal na opinion bilang investigador, bilang isang dating ahente ng PDEA, ginawa ito para sirain lamang si Mayor Baste Duterte. Ginawa ito para pabagsakin ang mga Duterte. Ako, wala akong personal na ano man dyan sa mga Duterte. Alam ko, kasi hindi ka DDS, sinabi mo yun. Pero just for the fairness. Bilang isang ano no alagad Pilipino. Ng papas, gusto ko fair. Kung ako magkakandak ng investigasyon dyan, nako, mananagot yung mga dapat managustuhan. Kasi tignan mo, sir ha, pinakalat, although nagsabi, nag-comment dyan kanina na nag-sorry na taw si Noli Di Castro. So parang yung intention ka dun sa pag-fake news niya, pagkamali niya daw, well, that's fake news, di ba? Na hindi niya, kumbaga, hindi niya muna kinonfirm kung ano yung babalita na, talagang ang headline is target talaga eh, di ba? 37 police nag-positive o 37 na mga tauhan ni Duterte ay nag-positive. So talagang yung headline, atake eh. At sinakyan nila barbers, sinakyan ng mga kongresista eh. Alam nyo, hindi naman natin, ano, in fairness kay, ano, no, kay dating Vice President Noli. Castro, no? Iyang mga yan, lalo na yung mga news anchor, bumabase lang yan doon sa PIB. Doon sa kanila, yung nagbabasa sa teleprompter. Sa teleprompter. Sa bagay. Minsan nasa mga news, ano yan, ano, news editor, o kung ano man. Siyempre,
ano yan eh, kumbaga sa ano, big ano no, big news yan eh. Big news. Kumbaga sa ano, talaga, excited sila, excited. Oo, oo. Pero, kung titignan natin ano, bakit hindi police? Ang nag-positive, no? Oo, kasi masisisi ang PNP, oo, no? Palaliman na lang ng ano to eh. Bakit sige, sir. Police? I-educate mo kami. Kami okay, mga bakit kaumbayan. Hindi police? Diba? Kung i-matrix natin, ano ba ang kaugnayan ng police dung kay Duterte? Okay, Duterte. Okay. Diba? Yung bang police na ito, directly sumusweldo kay, ano, doon sa opisina ni Duterte? Ang police kasi, under yan ng national government. Okay. Ang police hindi kasi under yan ng national government, hindi okay, mayor. Okay, okay. Ngayon, itong public safety, ano, no, security office personnel, ito okay, mga ito, under ito ng Davao City government. Kung bakit sa ano, ito yung talaga, hinire ito ng ano no, ng tanggapan ng tanggapan ng mayor. Yes. Oh. Ang police ang sumusweldo sa national. National. Okay. Kumbaga sa ano, pagka ito eh inano mo eh ang magiging ano natin, i ano pa natin. Ang magiging ano nito, national government. 'Di ba? Babalik pa ito, baka ang impact sa kanila. Oo, oh, ang impact sa kanila eh. 'Di ba? Oh. Teka muna, eh, bakit ano eh ano yan eh? Diba? Well, sisihin ko si, yan. Ano yung, si PNP. Sisihin nyo yung RD. O eh kung yung tauhan mismo ng, ano, ng mayor, ng local government unit, eh di, sisihin nyo si mayor. Nag-hire so, siya ng ano eh. Oo, diba? Tama, pinapalabas na ito pala eh. War on drugs, pero ang hinahire niya, mga nag-positive o addictus. Oh, yeah. Kasi nga, the target addictus is siya. Yeah, siya yung target. Wow! Diba? Oh. So that's another interesting ano ah. Ngayon. Ngayon. Gaano tayo nakakasiguro ngayon? Kung yung mga tao niya na infiltrate, ha, na special ops, gaano tayo ngayon nakakasiguro na ito si Mayor Baste Duterte eh hindi pa na special ops? Wow. Napakasimple sa isang ano no. Paano? Yung isang mineral water. Mineral water, pag inimix yun lang yan sa puwet, nilagyan ng tape, di ba? Inimix yun lang ng ano na. Maliit, oo. Oo, inimix yun lang. O, di ba, tinunaw? Tinunaw, di ba? Inimix yun na ganun. O, binigay kay Mayor yung tubig. Tubig. Paano na? Wow. So, kaya dapat, yung mga assistant niya, yung mga nasa taong sa paligid niya, eh, talagang trusted niya. Kasi hindi lang, kumbaga hindi lang itong pulburon, baka may in-electionist. Paano kung mismong sa supplier galing? Ang tubig ng tubig. Yes, oo. Oh, para wala talagang ano. Kumbaga sa ano, may mga chain up ano eh. Meron mga ano yan, di ba? Kasi pagka ikaw pinrabaho ka, para walang sunog, dun mismo sa pinagmumulan. Doon ikaw contaminate ka o doon magkakaroon ng switching. So, nagdi-deliver ng yes, tubig, ano? Uh-huh. Dapat pala, ayun, nanonood si ano, no, Mayor Baste. Mayor Baste, mag-ingat po kayo, magdala na lang kayo ng tubig galing sa iyong bahay. Minsan iniisip natin, hindi naman siguro ganun, di ba? Doon tayo, yes. Ganun tayo, hindi naman siguro ganun, di ba? O kagaya yung sinasabi, o, ang dami ko nababasa sa mga comment. Agent Morales, wag kang ikakain dyan sa Senado. Agent Morales, wag kang iinom ng tubig dyan. Diba? Oo. Sabi diba? Namin sa iyo. Paano ka nakakasiguro na yung tubig o pagkain na binibigay sa iyo ay hindi na kontamina? Ayun na nga. Kaya sinabihan namin kayo noon. Okay. Na balik natin ang kwento. Dali natin doon sa Davao City Government. Mm-hmm. Palagay natin, wala doon sa ano, wala mismo doon sa loob ng ano, pero galing pala sa labas. Kasi pag ikaw tinatrabaho ka, lahat ng pwedeng gawin na hindi madedetect, gagawin yan. Yeah. Well, hindi imposible. Okay? Hindi imposible na gagawin sa kanya. Kasi siya yung target eh. So kasi, based on yun ng mga expose ko dito, meron akong isang, it's not really, well, may nakarating sa akin na impormasyon na may dating tauhan ito mga bangag na ito na napaka-healthy niya, you know, nagsa-soccer ba, o nagpo-football, very sporty, bigla na lang natumba at na-chugi, okay?
yung dating, actually, you know, pangalanan na natin, si Deputy Undersecretary, Deputy ng, who's that? Si Hubert. Office of the, yeah, Hubert Guevara. Under sa office ni Bersamin. Anyway, I'm not saying, okay, na nilason siya or what. Pero actually, may nakarating sa aking impormasyon. Pero today, sir, okay, today may natanggap akong text message. Kaya lang, sabi ko, ano mo pa, kumuha ka pa ng maraming ebidensya. Okay? Na, allegedly, na mayroon talagang nag-contaminate sa kanya. Allegedly. Kaya ang sabi ko sa impormante ko, sigurado ka ba dyan? Actually, eto mga impormanteng ito, kilalang tao sila eh. Sabi ko, maghanap ka pa ng, you know, para paano yung pamilya nito. Kasi hindi na naman tayo pwede magsabi na, oo, nilason siya or whatever. Kasi ang pamilya dapat ang mag-ano niyan eh. Ang mag-initiate na paimbestigahan. At the fact na ang bilis ng pag-cremate dito kaya Hubert Guevara, eh, sabi nga nung nasa group chat kami, ang sabi nga, eh, na-cremate na eh. So, hindi na malalaman kung nilason o hindi. So, sabi ko nga, sa Amerika, mayroong way dito. May ganong high-tech device para maano yan eh. Malaman yan kahit na abo na, kahit na-cremate na. But anyway, so, balik tayo dito. Kahit okay. Dapat. So, talagang pwede pala talaga, no? Talagang okay. Kung nangyari yun, pwede pala talaga dito sa issue sa Davao, sir. Alam niyo, may mga president, ano, katulad okay. Yung ginawa sa akin sa Senado. Oh. Naglabas sila ng Xerox copy ng di umano'y personal data sheet ko. Mm-hmm. Certified true copy. Nung hinihingi ko yung kopya na original, hindi nila mailabas-labas. Bakit? Ayan. Ito yung paraan nila para wasakin yung credibility ko at sabihin ako ay sinungaling. Katulad ng sinasabi ni Bongbong Marcos na ako ay jokeboxing. Diba? Na ako ay sinungaling. Paano nila patutunayan na sinungaling ako? Naglabas sila ng isang Xerox copy ng PBS at certified true copy nila. Diba? Yeah. So, sanay na sanay sila sanay sa mga gawain nga. Pero ngayon, hinahanap ko yung original. Asan na? Wala silang maipakita. Eh di ba, pinuntahan mo pa nga sa PDEA, sinorprise mo pa nga sila. Oo, pinuntahan ko pa. Kumbaga sa ano, wala talaga. Ayaw nila akong ano yun dahil kung ano-ano hiningi ko sa kanila. Di ba? So ito, kita mo sanay na sanay sila. Ngayon, yung ginawa nila dyan sa Davao. Mm-hmm. Diba? Ito hindi basta ano lang ito, no? Yung ginawa nila to. Talaga special operation ito. Baka nga yan, plan pa yan eh. Talagang pinondohan pa yan ng gobyerno eh. Mm-hmm. Pinondohan pa eh. Kasi hindi basta-basta yan. Bakit, kita mo ah, bakit hindi yung PNP personnel ang pinraject nila? Mm-hmm. Bakit itong mga... Nakakapagtaka nga pala. Nakapagtataka. Bakit itong mga empleyado ng City Hall? Kasi nga, kung ang magpapositive yung PNP personnel, sa pool yung district director ng Davao, sa pool yung regional director ng PNP sa Davao, sa pool din, sino? Magbubumirang yan dun sa PNP. Baka pati nga yung sekretary ng DILD, maano pa dyan, bubumirang sa... Eh, kayo pala ang ano eh, di ba? O, kulang kayo dun sa, ano nyo, o ngayon, wow. Yung tauhan ng Davao, yung mga empleyado ng Davao, kanino magbubumirang, kanino ano. Kaya nga, hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Hataw sa kabayo. Doon sa hindi nakakaintindi, kasi ibang mga katulad ng Bisaya, mahirap intindihin yun, sir. Ano po ibig sabihin nun? Kung kasalo, hinataw mo yung kabayo, pero yung hindi nasaktan yung kabayo, ang nasaktan yung kalabaw. Ibig sabihin, may iba kang pinatutungkulan. Pinatutungkulan. Oo, nag-positive itong mga tao na to, mga kawawang tao na to. Pero kanino latay? Kay Basti. Si Basti. Mm-hmm. Doon sa matandang Duterte. Matandang bakit? Duterte. Diba, ano sinasabi? Pucha, puro kayo kaipokrituhan. Puro kayo kampanya-kampanya sa illegal na droga. Yung pala, yung mga tauhan nyo. Yung pala, yung mga positive sa illegal drugs.
alam mo, talagang sa ngayon habang nagsasalita kayo, may porsyento talaga. Although ito ay pinag-uusapan natin based nga sa iyong experience. Again, we're not accusing them 100%, 'di ba? This is your opinion and this is your assessment as PDEA agent. Pero kung titignan mo, naka-apat na hearing tayo, sir, dito sa issue ng pulburo ni Bangag Jr. Talagang nagising ang taong bayan, nagba-viral yung ating mga videos. Talagang nadurog ang bangag na ito, pero makapal ang mukha ng presidenteng ito. Tapos yun nga, tinawag kayong joke box. So ngayon, posible, may possibility talagang binibintang nila or pwede talagang isabotahe para sabihin na ganito, ayan ha, bangag-bangag pala ako ha, o eto ang gagawin ko. Para kayo ngayon, war on drugs ha. O eto, 37 na tao ni Basti ngayon is positive. Ano kayo ngayon? So posible pala talaga, no? Di ba, ang ginagawa nila, nagtatawa-tawa sila. Tingnan mo, tauhan niya, positive. O ibig sabihin, yes, yung Davao City Hall niya, puro adik ang tao. O, baka nga susunod na sasabihin na, supplier pa niya, si Baste eh. Kaya nga. O, wala kayong sweldo pagka hindi kayo bumili rito. Dito lang, mura. At sir, diba? Eto dito na ngayon papasok yung mga ugong-ugong na possibility na pag suspend nila kay Mayor Baste. Baka ito yung grounds na gagamitin nila. Okay. Balik tayo. Okay. Sige, diba? Sir. Ang bilis mag-react ng chairman ng dangerous drugs doon sa mababang kapulungan. Bakit? Ano sabi niya, hindi ko na paano. O, diba? Kumbaga sa ano, aligagang aligaga siya, parang alalang alala siya, parang worried na worried siya na 37 Davao employees positive sa drug test. Mm-hmm. Bakit nung mag-positive, yung chief of police ng Mandaluyong, kung saan nandoon nakatira, kung saan naghaharing uri yung secretary ng DILG, hindi yes, naaligaga yung chairman ng House year. Committee on Dangerous Drugs. Kaya nga. O, ibig sabihin, secretary ka ng DILG, wala kang say sa paglalagay ng chief of police doon sa bakuran mo? Mm-hmm. Nag-positive yun. Yan, o, I think November yun, no? December. Mm-hmm. Bakit yung Pangulo ng Pilipinas na nakalagay sa report ng isang investigation agent noong 2012 na sumisinghot ng cocaine, mm-hmm, ha? Na sumisinghot ng pulburo, ha? Hindi naman siguro sabon yung sinisinghot tama niyan. Tama kayo eh, tama eh. Ba, oo, tama. Diba? Wala silang aksyon. Bakit wala kang aksyon? Bakit wala ang patawag sa'yo? Magkano? Pero tama nga, ito si Barbara. Ngayon, ako tatanungin ko, bilang investigador natin ng PDEA, magkano ang dahilan? Bakit ganyan ang arte mo? Yun diba? Na, eh. Bakit ganyan ang arte mo, Congressman Barbers? Diba? Wow. Bakit pareho itong lang kaming issue, pulis ng tatay mo. Itong issue sa kay Bangag Jr., tahimik silang mga hayop sila. Tapos ipinagtatanggol pa nila. Nagpe-presscon pa sila kada araw, toka-toka nga sila, to discredit you. And now, dito sa issue ni Basti, eh talagang kailangan mag-conduct sila ng investigation at ipapatawag pa nga ang PRRD eh. So dito mo makikita yung hindi balanse na pagtingin sa mga issue, yung bias nila. Na dahil siguro, tama nga, ang question, magkano kaya? Bakit? Ako, tatanungin ko talaga eh, magkano ang dahilan? Hindi pagmamalasakit sa bayan. Kasi selective yung ginagawa ninyo. Selective. Pakulong niyo ako uli. Nabuksan niya. Yeah. Selective talaga. Kasi imagine niyo mga kababayan, pagdating kay Duterte, doon kay Baste, dahil sa nag-positive, aligaga ang Congress, ang lower house. Pagdating kay Bangag Jr., tinatakpan nila, tinatapala nila, pinagtatanggol nila, nagpipress con sila, sila pa kayo ng spokesperson ng presidente. Kaya nga. Magtataka ka. Diba? Iba yung tinititigan, iba yung tinitingnan. Iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Mukhang masyadong malaki yung magkano. Kasi pagka tungkol sa Duterte, ang bilis ninyo. Ang bilis ninyo talagang Diba? Ang mga Duterte talaga yung target. Kung napapanood tayo ni Mayor Baste, anong pwede nating masabi sa kanya? Anong dapat gawin to prove
na kasi nagsalta si Mayor Basti na sang-ayon naman siya na talagang iipaimbestigahan or tutukan itong 37 na nag-positive na ito. Hinanap ko yung kanyang statement dito, okay? Masabi niya nga dito, di yun na to matolerate kaning mga tao o behavior na mo gamit o droga. Hindi natin sabi niya matotolerate itong mga taong itong gumagamit ng shab-shab. I think mauna ang pinakadakong sala na buhaton gani na rin kalibutan. I think ito na yung pinakamalaking kasalanan na ginawa nila dito sa kalibutan, sa nasyon. Alam niyo, dapat niya ginagawa na Congress dito? Betrayal yun. Sabi niya, JM, betrayal daw ito. Kung referring sa kanyang mga tao. Kaya nga, baka hindi nga niya alam. Okay? Sabi niya, we can tolerate this behavior from people using drugs. It's the gravest offense one can commit, alam mo, a serious betrayal. Yung pronouncement ni Mayor Duterte, what normal lang yan sa isang ama ng o isang pinuno ng isang ng anumang opisina. Uh-huh. Pero kasi yun yung unang magiging reaction talaga niya. Pero sa nakakaintindi, teka muna, Mayor. Wag muna. Mag-conduct muna tayo ng investigation. Mukhang nasa butahe kayo. Tama. Mukhang na-infiltrate kayo. Lifestyle check, sabi nga kanina ni Dens. Lifestyle check daw. Kasi, bakit pa magkakaroon ng investigation? Ako, kung ako ang Kongreso, teka muna, mag-iisip din ako. Mm-mm. Hindi ako magpapadalos-dalos dyan. Teka muna, alamin muna natin bakit nagkaganyan. Diba? Hindi ko mo nagkaroon na positive result. Oo, pagpalagay natin, totoo yung resulta na yan. Ngayon, balikan natin bakit nagkaganon. Wow. Balikan muna natin bakit nagkaganon. Kasi, imagine hindi mo kasi, yan. Kasi kung si Marcos Jr. nga nung 2022, negative siya. Nakikita mo yung manifestation sa bibig niya, ngungingiwi, gumaganon. Pero negative. More than 2 minutes lang yung kanyang test. Na. Makikita naman yan sa investigation. Makikita, mababalikan yan. Ang tao, kung hindi nag-positive yan, sige, alamin muna natin bakit. Paano nag-positive yan? Kagaya niya, paano kung may nasa butahe? Malay mo, may CCTV camera doon na nakita may nag-ineksyon. Yes. Pero ito nga sinasabi natin. Kasi ito, ang purpose nito ay talagang pabaksakin, sirain yung mayor o yung pamilya ng Duterte. Mayor. Oo. Pabaksakin. So pwede din, no? JM, kasi ito na lang Go ahead. Go ahead. Bakit hindi yung PNP na nagsasagawa ng war on drugs ang sinabotahe? Bakit yung mismong mga tauhan ng mayor? Diba? That's a big question. Kaya nga tama ka Kung, alam mo, talagang natututo yung mga kababayan sa'yo. Kasi iniisip ko ka na sabi mo, tignan din baka from the manufacturing ng, let's say, tubig, juice na iniinom. Kasi kung talagang thorough investigation to, no? Kung yung mga tipong investigation na napapanood ko sa forensic investigation dito sa mga documentary, prior to that day, titignan mo itong manufacturing plant, may mga pumunta ba na mga alagad nicotine? Na-capture ba sa CCTV street na may nag-influence sa manufacturing plant? At pagdating ba sa opisina, yung mga kahinahinala ba, agent? You know? Kahinahinalang mga galaw. Maraming human intervention, no? Oo. Kung hindi sa manufacturing plant, doon sa distributor o doon sa nagre-resale. Pero pwede yan. At maraming paraan. Kung ako mag-i-infiltrate, kung ako, gusto kong patulugin lahat yung mga drug lord na papasukin namin. Halimbawa, kontak ko yung katulong. Paglalagyan ko ng dinurog na dormicom, yung mga Ovaltine o anuman na nandyan. Kung iya umiinom ng Ovaltine o Milo, paglalagyan ko ng dinurog na dormicom o ng Valium 10, yung mga, o kaya ng Ativan, yung kanilang mga kape-kape o anuman, para pagtimpla yan, tulog lahat yan. Di ba? parang gusto kong mag-volunteer, no? Sa Malacanang, taga-timpla ng Ovaltine nila. Talagyan ko na. Kidding aside. di ba? Pero balikan natin, no? Yung issue, interesting. Kasi akala ko, mga palangga,
magpapositive ka lang, all, you know, sa edad kong ito, akala ko talaga magpapositive ka lang kapag suming, you know, naglanghap ka. Langhap ka o nag, you know, nag ganun ka, di ba? Nag-suming sa langhap. Sabi ko nga sa mga anak ko, pagka kayo halimbawa lumabas, may mga drinks kayo, at naiwan yung drinks nyo, nag-CR kayo, huwag nyo nang inumin pagbalik. Totoo yun. Huwag nyo nang inumin. Mm-mm. Kasi baka mamaya malagyan na kayo ng atiban, malagyan mm-mm. kayo ng ecstasy. Hindi mo alam. Lalo na sa mga party-party. Lalo na yung mga teenager, may mga anak dito, di ba? Oo, talaga. Kung hindi nyo naman kilala talaga o ano man, wala tayong mababalikan, eh ano, kasi kailangan talaga yung awareness eh. Sa totoo lang eh. Awareness. Hindi, magwawalang bahala kayo. So, eh. Diba? Mga kababayan, bigyan na tanong kunting advice. So, pag may kaibigan ka pala na pwede kang sabotahiin, na pwede kang, sige, gimmick-gimmick tayo. Pwede wisik-wisikan niya ng shab-shab yung drinks mo, tapos pwede siyang tumawag ng police or something, o itong kasama ko, nagpupulburon to o nagsashab-shab to. Ang nanay nito, si Maharlika kunyari, mayaman to, extort natin ng pera, kasabot yung police, di ba? At least man lang sa kwento, mayaman ako, EJ. Di ba? Kasi una-una, so, hindi, ito, hindi, ano eh, no? Kaya, in fairness naman. Oh my God. Mm-mm. In fairness, ano, maaring hindi alagad ng batas ang nagsabotahe sa kanila. Maaring ibang tao o ano man. Ano. Pero, maaring yung ahas. Mga, yung gumagawa nito, sanay sa mga covert operation. Yung mga gumagawa nito. Maari, you know that. Yes. Kasi, unang-una, bilang ano, no, dating ahente, no, ang gumagawa o kinukuha ang gagawa nito ay yung merong access doon sa target. Yeah. Yung mga action agent na kinukuha dito ay yung may access. Hindi po pwede na ang kukunin nila para makapasok dyan sa ano na yan ay walang access. May access. May access dyan. Kakilala yung ano na yung yes, loob. Yes, meron. Kaya wow. Yan, ang makakaintindi lang dyan sa mga ginawa na yan, o doon sa methodology na yan, ay yung mga operator din. Tingin pa lang. Kasi hindi mo naman makikita yun sa isang hangit. Mag-iisip talaga eh. Ako, yung mga operator dito mga nanonood ngayon, sige nga, tama ba yung sinasabi ko o mali? Personally, yan sila magko-comment, nanonood lang sila. Kasi, pag itignan mo yung pattern, ano? Ikaw nga eh, pumunta ka sa PDEA, surprise, para lang mag-authenticate nitong dokumento na, you know, kinihingi sa isa korte, eh, hindi ka hinarap. Ayaw ka bigyan. So, talagang sabotage. So, itong mga Duterte, itong si Baste, alam naman natin na galit sa kanya ang pamilyang ahas dahil nga even doon sa interview ni Lisa Marcos, eh, binabanggit niya na yung mga anak daw niya mababait kasi walang mga tattoo. So, again, that's attacking sa mga anak ni Pangulo Duterte na lahat may tattoo. Na pag may tattoo ka, yun yung gusto niyang i-suggest sa taong bayan, sa kaisipan ng taong bayan, na kapag may tattoo, masamang tao. So kung mga ganitong pattern na sa national TV binabanggit ng bangag, you know, ng first lading bangag na ito, o Bartek, eh, posible na pwede talaga nilang gawin atakihin ang mga Duterte, sabotahiin, no? Oh, hindi lang ano no, hindi kumbaga ginagawa na nga eh. Ginagawa eh. Yes, ano ito, bagay. No? Maisugrali yan. Ito, number one indicator na direct hit na ito eh. Direct hit na eh. Hindi na indirect eh. Kumbaga sana talagang sinasabotahe na eh. Di ba? Sinasabotahe na. At yan, ginastusan yan ng pera ng bayan. Biro mo. Kita mo, bakit yung mga tauhan ng city government ng Davao. Doon ka magtataka. Unang, ano, makikita mo kagad sa investigation, ano yung motivo? Di ba? Kung baga sa ano naman mapapalakot dyan? O, di ba? Yung mga ganun, di ba? Parang ano 37. Parang 37 sila. Ganun sila kadami, no? Ang question, ilan ba silang chinek? Out of what? Out of, at ilang percentage? 50? 40? You know? Alam nyo, sa totoo malaman. Lang. Okay. Alam nyo, sa totoo lang. Mukhang ito yung mga nakainom. Mukhang ito yung mga nakakain ng kontaminadong pagkain o kontaminadong inumin. Pwede rin sa pagkain, no?
Yes. Ihalo sa gulay, yes. Sa ginataan, kaya hindi mo malalasa. Kaya nga, kung ano eh. Kasi kung yan, kung yan nag-positive sa iba't iba, no? Mag-ano ka pa eh. Pero kumbaga sa, ito yung pinakamadali eh. Pinakamadali na itago eh, to avoid detection, sabi nga, no? Pero, posible, malaki yung possibility. Diba? Malaki yung possibility. So, siguro bigyan ng chance. I mean, ilang days ba matatanggal yung substansya sa katawan? Let's say itong shab-shab na ito. Hindi tayo kasi sigurado dun sa, ano, no? Hindi tayo sigurado dun sa visa o dun sa, ano, no? Pero yan, sa ganyan, ano, pagka ganyang nagkaroon ng special operations, hindi lang isang beses ginagawa yan na nagkakaroon ng ano, no, ng infiltration. Ano? Oh. Hindi lang isang beses yan. So, paulit-ulit. Ang purpose kasi, kaya ginawa niyan, para hiyain. Parang yung nangyari doon sa Pidaya. Alam mo, nakakatakot. Yung kalaban ni General Lasso, nagpakawala ng mga classified ano, no, documents na karating sa'yo. Di ba ang ano doon, ipahiya si Lasso. Kaya lang, ang problema, hindi lang si Lasso napahiya. Pati yung tatay ni Lasso. Mm-hmm. Yung nasa Malacanang. Yung pagiging benefactor. Di ba? Yeah. Ganun din ito yung nangyari dito. Siguro, ganun ang formula na ginawa nila. Ah, ganun pala. Ha? O sige, pahiya rin natin yan. Pero kasi, ang sa akin, kaya ako naman nilalabas yung mga dokumento na binibigay sa akin para malaman ng taong bayan, kapakanan ng taong bayan. Pero hindi yun. Ang logic ba? Ang logic, ano? Galit sila kay Lasso. Yeah. Gumawa sila ng paraan para mapahiya si Lasso. Mm. Pero sa akin, yun lang ang assessment ko, no? Hindi dun sa ginawa mo eh. Kung bagay sa okay. Yung gumawa ng mga nasa likod nung paglabas niya. Nang pagbigay, paglink. Ganun para pahiyain yung kapalpakan ni Lasso. Oo. Ganun ito din naman hiyain, pero ano, mali. Oo. Pero ganun din yung ginawa kay, ano, kay Baste. Kung baga sa ano, ang kinantumin na yung pagkain o tubig o iinumin para lumabas na talamak yung mga adik dun sa City Hall. Sa tungki ng ilong ng mga Duterte. Bakit? Nag-positive, marami. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. 37. Diba? So, baka nga meron pa hindi ka nakasama sa drug test dun eh. Baka hindi nga lang yun ang mga ano. Ang ano rito, no? Ang nakakagulat at ang nakakalungkot, talagang wala na pala talagang ano, no? Kumbaga sa ano, wala na pala talagang kapanatagan. Wala diba? Na. Wala sabi dito lang, sa mga kagaguhan na nangyayari. Yeah. James, sasagot lang tayo ng mga tanong. Ito, natawa lang ako dito. Agent Morales, kung nakainom ba, adik ka na? Kung nakontaminate ka, adik ka na? Definitely hindi pa lang ga. Hindi nakontaminate naman. Ang pagiging adik, yung gumagamit ka. Ang pagiging adik kasi, ito yung behavior. Yung behavior doon sa pagka-crave mo doon sa isang bagay o isang pagkain o ano man, ano, nakahihiligan mo. Yun ang pagiging addict. Yung palaging ano ka, no? Hinahanap-hanap mo. Ito just. Hinahanap-hanap mo. Ito just, pero hindi. Yung nakatikim ka o naka-ano ka at tines ka, yun, natagpuan na positive ka doon sa ganong uri ng dangerous drugs. Yun yung ito. Man. Ito, JM, sabi ni Dan Scorpion. Ma'am, dapat i-check din if nasa critical positions yung 37 na yon within Baste's office. So, i-check din daw yung mga position nila. That's good point. Kasi ulang-ula, sila yung, ano, no, pagka nasa public safety and security ka, usually, yung mga ganito, ito yung mga enforcer ng ordinance. Mm-hmm. Yung mga ordinansa ng city. Ito yung ano, ito yung mga nagbabantay do sa facility ng ano, no, ng, mm-hmm, ng City Hall, ng eskwelahan o ng mga parke, yeah, o mga ano, no, yun. Sabi ni Syria, yung 37 baka nagkasama-samang kumakain, baka isang opisina sila. Again, ito po yung pinag-uusapan namin ni Agent Morales. We're not saying na nangyari ito 100%. So, ito yung assessment niya bilang isang PIDEA agent. Ito yung mga posibleng mangyari na kung may magsasabotahe, talagang pwedeng mangyari, right, agent?
Mm, tama. Mm-hmm. Kasi kung ganyan ano, ganyan karami sa isang opisina, baka mamaya yung tubig doon o kaya 'di ba yung tubig na pinamimigay o ano man, 'di ba? Ganun eh. Yeah. Oh, wow. So kaya naman eh ito, itong gobyerno mong naggigipit sa iyo, naggigipit sa atin, eh tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda, band-aid solution again para tapatan ang Maisog Rally na sinusulong natin. So yung connection sa mga pangyayari nilalatag natin sa taong bayan, JM, na ngayon ginigipit ang mga Duterte at binubuksan nga itong war on drugs ni Pangulong Duterte. Ito ang mga kongresista na nagdagsama-sama, nagtulong-tulong at nabanggit na natin kanina, pero ang issue sa kakaibangag, kino-cover up nila, pinagtatakpan nila. At sa bawat hakbang natin bilang mga Maisog, sila ay naaapektuhan. Kaya naman, ang ginagawa ng gobyernong ito ay nagbibigay ng mga ayuda ngayon, which is okay naman yung ayuda. Sabi nga namin kanina ni Attorney Valera, okay lang yan, tanggapin nyo yan kasi pera naman ng bayan. Pero ito'y panandalian lamang. So ito'y patunay, agent, na yung laban mo sa PIDEA leaks, ang laban ko sa lahat ng mga expose ko dito, like kidnapping, eh talagang nararamdaman ng tao. Kaya nga maraming humahakbang na Maisog para sumama sa ating pambansang kilusan, sabi nga ni Attorney Valera, no? So nakikita nila yung impact ng taong bayan. Kaya maari o posible talaga na itong pangyayari sa Davao ay sabotage. Right? So nakakalungkot. You know, nakakalungkot. So, ano nararamdaman nyo dyan ngayon sa Pilipinas, JM? Yung mga kaibigan mo, nakakausap mo. Kasi talagang halos lahat ng mga nakikilala ko, Miss Maharlika, grabe na dito sa Pilipinas. Grabe yung pagigipit. Nakikita nyo naman, kami mismo sumasama kami sa Maisog Rally. You know, ang dami nagme-message sa akin, ramdam namin na talagang hindi lang actual martial law, digital martial law. So, ikaw bilang isang lumalaban din at nagipit at tinakontempt ka pa nga, ginigipit rather. Ano yung nararamdaman mo ngayon, JM, bilang isang Pilipino? Alam mo, ang alam ko talaga, no? Wala talagang sabi ko, kundi tayo kikilos. Walang mangyayari. Talagang, kumbaga sa ano, talagang ang pakiramdam mo, parang hindi ito gobyerno ng matinong tao, eh. Hindi, wala tayo sa pamamahala ng isang matinong ano, kaisipan. Yun yung ano, kaya nga sabi ko, no, yung panawagan ko, no, sa mga kapatid nating Pilipino, sabi ko nga sa kanila, biro mo, huwag tayong pumayag sa mga ganitong ginagawa sa atin, ano. Kaya sabi ko nga, kung ako mananawagan, talagang kaanihin ko talaga ang taong bayan na magising talaga, eh, no, na magkaisa. Pagkakaisa lang naman ang susi, eh. Di ba? Yes. So, pagkakaisa naman talaga ang susi. So, nakita nyo naman yung hakbang ng Maisog, pinipigil tayo, dinalagyan tayo ng traktora, kung ano-ano mga pagharang, ano pagigipit, pagkakans, magsususpend sa mayor, sa governor, at dito kay Basti, at yun nga, yung napabalitang, ito galing ito sa, ano, from the grapevine nga, na baka nga suspended siya. Sabi ko nga, pwede talagang gawin dahil ang pattern inakita na natin yung pagsususpend sa mga governors and mayors. So I hope, you know, yung ating mayor ng Davao, eh mag-conduct siya ng investigation. At tama yung mga nag-comment kanina, si Dance, na i-lifestyle, ano ba yung ano bang ginagawa nito ng mga 37 na ito? Maaring isa sa kanila, dalawa sa kanila, o gumagamit ba talaga or what? O yung 35, eh, namumuhay ng tama. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na yung 37 na yan, lahat yan gumagamit. Yun nga eh. Ako naniniwala. Maaari yung ilan dyan, ano? Kung baga sa ano, yung ilan. Ba't na 37? Pero hindi 37. Yan eh, resulta lang ng ano, no? Resulta lang ng special operation, ano? Kaya nga sabi ni Granny Ems, bakit hindi po ulitin ang drug test sa 37 katao na sinasabing nagpositibo? Mm-hmm. Yun yung tanong niya. Pwede. Pero ilan ba yung timeline na para ma-clean yung ano?
yung alam, system. Alam nyo, sa totoo lang, ano, hindi dun sa ulitin eh. Hindi sa ulitin eh. Kasi ako naniniwala na merong, ano, no, merong sabotahe na ginawa dyan. Kaya kahit alang beses mong ulitin, yung ano, no, yung drug testing na yan, kung yan ay nasabotahe, magpapasitive at magpapasitive pa rin yan. Baka nga mas dumami pa. Wow. Yan so baka hindi nila, possible na tinrabaho sila. Yes. Kasi yung mga napapanood ko sa forensic investigation, yung mga nilalason ng mga asawa nila, nilalason ng kanilang, you know, mga, minsan nanay pa nila. Yung napanood ko nanay, nilason niya eh. So dahan-dahan talaga ang mga yung pagtatrabaho, hindi lang isang araw. Alam niyo sa diba? Totoo lang ano, kung titingnan natin ano. Parang okay, go ahead sir. Kung titingnan natin ano, kumbaga sa ano, buti nga hindi tubig ng baterya yung inihalo eh. Mhm. Diba? Yeah. Kumbaga sa ano, makikita mo dito sa mga tao na to, no? Ang purpose lang naman diyan ano. Isirain yung mga Duterte. Diba? Ganun na nga. Sirain. So, So, ala, ang sinasabi ko, yung napanood ko kasi napaka-current nito, I don't know may nagkapanood nito, yung Carrie and Cyanide sa Netflix. Grabe, I don't know kung napanood nyo to, JM, pero napaganda to bilang kayo, investigador, no? Ang gandang series nito. Carrie and Cyanide, sa India nangyari ito. So, napakaganda ng, hindi maganda yung istorya. But ibig sabihin, interesting bilang sa mga investigator kasi dinahan-dahan niyang gurgurin sa pamamagitan ng pagpapainom. You know? Kasi we're talking about isasabotahe yung pagkain eh. Dinahan-dahan niya, asawa, you know? Ang dami niya talagang, ano kaya napunta sa Netflix, ang dami niyang ginurgor. So, dito sa 37 na to, sa Davao, so dapat itong tutukan ni, ano, ni Mayor Baste, no? Yung ganitong angulo, dapat talagang kasi kawawa naman yung 37 katao. Dahil sa kung ito ay nangyari, okay? Kung let's say for example, you know, nangyari, totoo ito yung pangyayari. Kawawa naman yung buhay ng 37 kataong ito kasi may mga pamilya din sila dahil lang sa gustong atakihin ang mga Duterte ng gobyernong ito. So, you know, yung 37 na tao, sisirain mo yung buhay. Just to attack the mayor? Alam nyo, mukhang sa ganyan, ano? Mukhang pagkaganyan, meron na rin nilalason. Ano? Pagka, halimbawa, gustong siraan, ano? Sirain ang yung liderato. Ano? Meron nang nilalason, isa doon sa mga miyembro ng core group. Ano? Para at least, para at least ito yung pinapangakuan na, sige, pagka napababae ito, napasustin dito, ikaw ang uupo. Ikaw na, hindi na makakaporma itong mga ito. Ganun eh. Ganun yung parang, ginagawa dyan. JM, para yung sa CCTV na inalabas mo, ng usapan ni Picoy at saka ni ano, ni Romy, na pare, nangangamoy director ah. Nangangamoy director, pare, sabi diba? Niya, take advantage natin to. Nasa advantage, nasa... Yan. Oh, diba? Yung sinabi ganun niya? Eh. Oo, oh, ganun eh. Ganun eh. Kung baga sana, meron mga pinapangakuan na dyan eh. Na pagka ito eh nagmaterialize so 'di ba? Ganyan na yung sa totoo lang nakakagalit every day yung mga pangyayari sa Pilipinas lalo na kayo nandiyan at ikaw tayong dalawa actually ay biktima sa pangaras paggigipit nitong ano na to gobyerno ito. So JM so far kasi 'di ba may mga napabalita din na papabricate ka ng mga kaso-kaso. So, update mo kami. Isa yung ano, sitwasyon. Wala bang mga bagong cases na ginipit ka nung kung sino man? So, para wala pa naman, pero inaantay ko at naka-ready naman tayo eh. At naka-ready naman tayo, hindi naman tayo natatakot yan. Matagal na nga nilang ginagawa sa akin yan eh. Yung pagpapabricate ng mga kaso, no? At tayo naman matapang naman nating hinaharap lahat ng kasong binato sa akin. Magmula pa nung ano no, magmula pa na naindulto yung buhay ko mula pa nung 2012. Kaya ngayon ko lang napatunayan talaga no na talagang isang may pamilya mission. Lang. Isang pamilya lang 'yung nasa likod ng indulto ko sa buhay dito sa San Francisco na to. Tanungin kita uli. Pinagsisihan mo ba na pumasok ka sa PDEA? Hindi naman.
Kasi unang-una, pagpasok ko sa alagad ng batas, pagiging alagad ng batas, kasama na yung ano eh, pagkakaroon ng delikado sa buhay ko eh. Eh, maligaya naman ako, no? Lalo na sa kung ang paglilingkuran ko in taong bayan. Yeah. Kasi kagaya niyan, taong bayan, wala naman lakas yan eh. Kaya kung wala yung katulad natin, eh, kawawa naman sila. Well, maraming salamat dahil hindi man maganda yung umpisa ng pagkakakilala natin, eh at least magkasama po tayo ngayon na humahakbang bilang isang matapang o isang maisog. Kaya sabi ko nga, ako naman ay hindi rin bibitaw sa inyong pakikipaglaban, kami dito ng aking mga palangga. Kaya I'm sorry din ulit po kung may mga pangyayari sa buhay, katulad yan, naapektuhan ng iyong trabaho, but rest assured, we are here para alalayan po kayo dahil talagang sobrang pagigipit ng gobyernong ito. Doon po sa mga palangga ko na willing to extend your help kay Agent Morales at mga messages na gusto niyong iparting sa kanya, mga katanungan about his expertise, ayan po yung kanyang email, okay? Expedia Agent Jonathan Morales at protonmail.com. So doon naman sa aking mga puting ahas, ayan po ang aking email, maharlikanetwork@protonmail.com. Lahat ng mga impormasyon, isend nyo lang dyan sa akin at protektado kayo. Never ever natin i-disclose ang inyong mga pangalan. Agent Morales, panghuling pangungusap sa ating mga kababayan, bago mo sabihin yan, maraming salamat sa iyo kasi today ay napaka-interesting ng ating topic. May natutunan kami na pwede pala pagkain o tubig maging positive ka dito sa shab-shab na ito. Mm-hmm. Yeah. Ay, ako po, yun, no?